Friday sa inyong lahat, mga kapuso at mga katsikahan. Bago matapos ang linggo, here's a roundup of what's in and new in showbiz. Ngayong umaga, mga maiinit na tagpo sa loob ng showbiz aming e-expo. Noong Lunes, nagulat ang lahat ng mahimatay si Pauline Luna habang nag-host for Ipo Laga sa Davao. At ang mga Dabar Cats, grabe rin ang pagkabigla at pag-aalala. Isa-isang nag-react ang mga kasama ni Pauline Luna sa Eat Bulaga tungkol sa kanyang kondisyon ngayon. Narito ang aming report. Let's watch this. Last Monday, hinimatay si EB Dabarcad Pauline Luna habang nag-host ng One for All for One segment sa Davao. At sa pagbabalik ng TV host, kinumusta namin kung ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. I think it was a mix of puyat, dehydration, gutom, and the heat. Grabe talaga yung init two days ago. Okay na, fainting naman doesn't last for days, you know. Kailangan lang talaga magpahinga. Kwento pa ni Pauline, hindi na lang niya ininda ang pagkahilo para makapagbigay saya sa mga Dabarcad sa Davao. Eto na nga, nung may tinawagan na sina Bossing at palakad na kami sa contest at wala na ako naiintindihan. Na umiikot na talaga yung paningin ko. Tapos tumatawa sila, nakikita ko na lang ako. Cause I didn't want naman, ayoko naman mag-inarte just because nahihilo ako. Buti na lang kumapit ako kasi kung hindi, I'll fall flat on my face. At dahil sa kanyang sinapit, tinanong ni Bossing Vic kung sakaling naghahanap ng maasim si Pauline. Bagay na nagsimula ng chismis na baka buntis daw ang aktres. Hindi po ako buntis. I think Bossing is just making things lighter kasi of course the whole studio was panicking. Sila lahat. Tapos even sa remote, lahat nagpapanik. Even yung mga audience, yung mga nasa bahay nagpapanik. So siguro pinagaan niya lang yung sitwasyon para matawa. Pero buntis ba kagad? Hindi pa pwedeng pagod lang at gutom. At parang na-drain lang talaga ako.